all, ang maganda dito, alam mo yung sa MPL, yung meron talagang isang wildcard team. Mm-hmm. Katulad nung Pines, no, dati. Parang Pines dati, na mm-hmm. nagagaling sa lower bracket, tapos magugulat nakakarating sa mga semifinals, gano'n. Oo. May mga gano'n eh. Men, sa totoo lang, ito yung Blacklist International. Sila, yung Blacklist International, yung lineup na to, hindi sila, ano, hindi sila stranger sa ganung setup na umaabot sila hanggang semifinals. Usually, consistent top 4 nga tong mga to eh. They lost their touch, but right now, pwede lang bawiin yun. And that is the thing. BSB dito, on the other hand, they want to prove something right now, so BSB, hindi rin magpapahuli to. Pwedeng pwede talaga, paring batters, no? Yun ang tuklasan natin. Lalo pa na nakakatuwa dito onto the final meta that we've been witnessing time and time again. Meron tayong Kagura tol, no? Halos, di ba? Parang sa running meta, discounted na yung Kagura, but it is here. Sa side ng ano, Blacklist International. It is the trend na pinapauso lagi ng Blacklist International ever since nung nandun pa sila sa unang organization nila. Mm-hmm. Hindi nagpapatalo to in terms of creativity. Meron pa silang mga dating ginagawa, mga gourd setup, and yeah, it works for them. Right, yeah. Now, meron silang hero Rafaela, dito. Rafaela, dati. Meron silang champ, meron silang ano, di player dito na kaya patakbuhin. Eh, di gagawin nila. Pero look at Edward, very aggressive. Tatakbuhan niya to. But right now, mga kaibigan, converge dito sa may gitna. And first blood, si Edward. Tignan natin kung may dadamay pa. The slows are coming left and right. Honda Beast dito will be the next target. Honda Beast dito, tutumpa ba siya? Ring of Order, is there Aqua? Tatalunan pa dito ni Wilson. Wilson will just go back. Actually, no, very interesting yung call doon. I think talagang back out na yung running call for that engagement. Ang napansin ko is that parang di clear, no? Kung bakit pa parang humaharap pa ng pakonti-konti doon si Edward. Lalo pat Uranus din naman yon. Tapos, ayun nga, Uranus pa rin naman yon. Although may Kaja na walang ultimate. Pero parang wala talagang lingon-lingon na yun eh. Para sa ng Blacklist International. I was really diving in way too deep or penetrating way too deep mula sa side ng Blacklist International, and BSB is able to punish them, no? And this is a Kimikop. Punishments way heavy against towards in positive, no? Sa isang Kimikop, no? Tingnan mo to, bottom lane, hindi man nakuha, pero sobrang dugunan ng Toring yan. How do you stop a Kimikop, Shinbu? That is the question na kailangan sagutin. You pick off people sa side nila, kasi pag hindi sila 5-man, hindi sila 4-man, malabo ang Kimi makapag-push ng madali. Edward dito, just going for the high risk, high reward plays. It didn't really pay off. Pero, alam mo yon, you will stop BSB for some time. And yun yung hinahanap kasi ng Kimi dito, na mabilis matapos lahat to. Tatandaan natin, may best before dito. I mean, so, parang ang Blacklist International, pinipilit nila gumawa ng malalaking plays. Kasi alam nila, kapag si Aqua ang nanguna dito, si Jiraxno walang gagawin to. Totoo din. Again, yung pa rin yung gusto mo nga na eh. Parang yun yung dynamic ng team na to. May pagka-domino, no? Matumbang isa, may susunod. Oo. Diba? Pero kapag lahat sila matibay sila lahat. Oo. Pag nakatayo lahat. Parang House of Cards din, no? Parang House of Cards. Let's see that, ha? Mukhang may aggression na i-commit dito mga membro ngayon ng Blacklist International bilang papanis yata sa palapit na Angelang humit dito. At tingnan mo nga nagawa, Aqua kaagad. PMI palapit sa kanila with a blazing duet para bumati na dito sa BSB. Not alone, Blacklist. Blacklist it to go for this turtle once more. But of course, BSB is just going around the corner. Nandun si Shider Cutie na dinidribulan ni Honda Beast. Habang sa likod naman nandun yung The Beast. Damage dealer mula sa mga taga BSB. Mula, that is the Kimi. But still, a kill is secured here by the members then ng squad nila. Panguna si Wilson dito. Nakakabit yung Angela na hagip si Dexter na bigla siyang mawawala. Goes for Trevor dito sa likod. Wala pa ako nakita ng divine judgment eh. Ah, naka-cooldown mga kaibigan. Pero ayun, no? Ang weird nung fights ngayon, parang hindi siya ganun kalines on both ends, no? Alam mo, men, ang pinagtataka ko dito, well, tama lang din naman na hindi na nag-purify dito si Aqua. Mm-hmm. Eh, pero naka-retribution kasi siya. Ah, naka-retribution siya tapos naka-bounty hunter siya dito. I don't really think that you can pick off anyone dito sa side ng BSB ng ganun kadali. Mas maganda ata na kumuha ka na lang ng veteran hunter, but then again, meron silang hinahanap na setup dito na sila lang nakakaalam. Kaya pala parang ganun yung Blacklist, no? They're curting much on those skirmishes na kasi kailangan ilaban eh, no? Oh, kailangan nila ilaban. And remember, kapag ka ng bounty hunter, hindi mo nilalagay mo sa alanganin yung sarili mo kung hindi madali kumuha ng pick-off. May Angela dito ang side ng BSB.
pagka nakipag-1v1 si Aqua, automatic naman mag-snap yung heart guard papunta dito kay Kimi. Lol, totoo. So, ibig sabihin, there is no way that you can get a pick-off na maaga, pero Honda Beast dito, they will actually go in. Edward, that connection coming out from Blacklist International. Beautiful play. Masha dito ni Killer, nakikipag-1v1 lang dito. And ito yung kalamangan ng Blacklist International, feeling ko. Meron silang idea na kapag ka mabantayan dito si Aqua, pero si Masha okay, nakikita nyo na dito. Look at the aggression. Oh my God, Angela is down. Ito yung kilala nating Blacklist, men. Ito na kayo kilala nating Blacklist. And the fight that they want is the fight that they are getting for the most part, no? Still, ha? BSB has the better control pa rin in terms of kill score, in terms of gold. So, siguro sa mga susunod pang minuto natin matutunghayan kung gano'n nga ba talaga ka-rewarding mga decisions dito binibitawan ng Blacklist Sith. Let's see then as gonna be Shider Cutie na binundulan dito agad ni Honda Beast. Let's see also to Wilson sa may likod. Angel lang nakadikit ulit sa kanyang Jerax nod na kumakait back papunta kay Aqua, zoning out the members of Blacklist away from this turtle. Maganda din yung ginagawa dito ng BSB. Yung heart guard tumatama muna kay Wilson. Wilson dito is probably the tower, the fortress that protects BSB from actually crumbling down. Kahit sabihin mo dito Blacklist International na stall nila yung game, alam mo kung anong maganda para sa BSB? Napupush nila yung upper tsaka yung bottom turret. Yung upper turret at yung bottom turret, yung mga tier 1s. So, meaning to say na this is one of the things na kailangan mong ipagbunyi kung BSB fan ka. Kasi nakokontrol na dito unti-unti ng BSB yung mapa. Although Claude is getting the farm that he needs, hindi niya naman na-utilize ng todo-todo dito yung bounty hunter niya. Oo, yun pa rin eh, no? Yun yung, kumbaga, kahit sabihin natin na hindi ganun ka behind yung Claude natin. Oh, hold that on, ha? Shider QT dito. Of course, the free hit na magagaling mula kay Aqua. Yung gusto ko sanang puntuhin na hindi niya nasusulit ngayon. Baka makakuha siya na kunting pamutos doon. And that's it, ladies and gentlemen, no? Mega kill kagad. Alam mo dito, nagkakarumpad ng angasan, mga kaibigan. Honda dito will get caught out. But on the other side of the map, that is going to be a double kill for that Popol. Honda Beast dito, nahuli, sinilaban, mga kaibigan. And papel, laban sa apoy. Alam mo na ako anong mangyayari doon. Sunog syempre yung papel, mga kaibigan. May so, papel ba na kaya mabuhay? Sandpaper ba kapag sinilaban mo, anong mangyayari? Di ko alam eh. Di ko rin alam. So, try mo nga mamaya, may sandpaper ba kayo sa bahay? Well, masarap masunog ang mga taong pumapapel, no? So, oh, let's see. Spicy. Still, 7 minutes, 51 seconds in for our running game. And still, ang ganda pa rin ng sitwasyon dito para sa side ng mga taga-BSB. Although, ayun lang, ang labang din natin is leaning more on the even side. Kasi kahit yung lamang eh, hindi ganun kakapal eh. So, it still remains a mystery kung ano nga ba talaga yung magiging conclusion over the next minutes itong ating running game. Jerax, no, even ha, yung Kimi natin, parang hindi tuloy-tuloy yung planong nakakuha, yung planong gusto nilang gawin ha. Tatandaan mo, pre, ang Kimi nunawa, medyo magulo din yung storya kasi noon. Ang kailangan mo kasi bantayan dito is kung paano nila ilalakad yung gitna. Medyo convoluted, pero kailangan. Meron silang formula. Dito sa may taas, nagkakaroon ng bakbakan. Look at the damage output. Kimi dito, hinahabol ng Claude. Blazing Duet is there. Shider QT will get the last insanity. It will force the Claude back. Oh my God. Energy transformation will connect. But hindi talaga makipili masyado dito pero yung Blacklist International lumaban. Pero tola, maganda yung hilot na nagagawa nung Masha doon sa may bandang baba. Ngayon pala man nakuha yung turtle doon. So kahit papano yung Blacklist International, hindi ganun kawala yung mga laban na hindi nila nahuhulaan against BSB here. Kasi nga, na-offset naman ni Killer on that side. You have to give a lot of credit para kay Shider dito kung paano niya kinokontrol. Let's focus on BSB here for a moment and let's check kung paano nila ine-enable dito si Jerax, no? Si Jerax dito naka mage killer kung papansinin mo. They really just want objectives. Wala naman silang hinahanap na ibang bagay. Dato, may necklace of Duranza din dito si S-Man. Yun yung gusto niya. Pero, look! Napagigil din. The Dodge Delicious, ladies and gentlemen. Lumabas si Cuba dyan sa ating laro. 7-8 still for our running game. 2K para sa side dito ng BSB. Still the one who's getting a clear snowball here, ironically, is of the tank, no? Ng BSP squad. Si Wilson on that Uranus. Ladies and gentlemen, still humahanap pa rin ng group dito si Jerax. No? Although walang kill pa rin sa kanya, yung pressure ngayon, no? Na hinahanap mula dito sa Kimi, dahan-dahan nag-whittle down na dahil nga nawawala na rin yung mga
mga outer objectives dito against Blacklist International. Habang si Aqua, may pwede pang makuha. Kasama rin yung aso mula kay Popol and Cupa. Oo naman, kasama din yung aso namin dito na i-shoutcast. Pero nandun sa may pinakalikod si Aqua dito, hinahabol. Hinahabol lang Angela, tapos yung Kainos. Tatandaan mo, pre, pagka hinabol ka ng macho, ano una mong gagawin? Tatakbo. Mananakbo ka, wala kang ibang gagawin. Pero nagkahulihan dito siya, the cutie forever. Opo. Tapos sila, kailangan mag-ingat immortality still activated on that one. Tapos may pinakalikuran, takbong magnanakaw ginagawa dito ngayon at nakakauhaw ang habol na ginagawa ng mga taga Blacklist International. Still, because of this space created that gives freedom for Aqua and Dexter once more to finally complete this third take up top. Umahabol sila, men. Nakikita mo yung BSB. Ito talaga yung senyales ng pagiging tropa. Alam mo yung pag napaaway kayo, yung takbo nyo iba-iba. Anong tumakbo yung BSB? Pero hindi mo sila masisisi. Alam mo yung nag-live stream, no? Lugi ako dun, ha? Dami yan. I-reset mo yung lahat na pwede i-reset mo, eh. Okay, may gera dito ulit. Pagdikit mula kay Wilson. Again, andun yung Angela. Tulak again. Alam naman ng makapal yung palat na ginagawa yung ng Uranus. Nako, iniwan na Angela. Ayun na yung tropa mo. Tumakbo palayo. Under the third, the Uranus will go down. Tulak kabigin. BSB dito. Let's see. How will they answer this? This is a question of when will BSB able to get the objectives. Meron silang tatlong turrets na nakuha dito on the side of Blacklist International, pero kung ganito yung pacing ng laro, Blacklist International will 100% outshine kung ano man yung ginagawa dito ng BSB. If you would look at the items here of Aqua, si Aqua nga, tignan mo, naka-golden staff pa. You don't really see that anymore. Oo nga eh, para dito sa, well, hindi rin naman ganun kadalas natin makikita ang clone sa mga laro dito sa Dapertine, running bans onto him. Still, you know, overall assessment pa rin ng ating game. Even looking on their items, I believe this is still quite close, mga tol. There's still that running danger mula doon sa, ano, sa kadya natin. I just want to pinpoint na, yung Uranus eh, is something that is hard to manage mula dito sa mga taga-Blacklist International. Lalo pat kung laging nakadikit yung Angela, no? Alam mo, yun nga din yung pinagtataka ko dito eh. Kung papansinin mo siya na, hindi nagkukulang ng damage output yung BSB kapag ka naglalaban. Because of the pull yourself to, yung mga focusing mark, yung mga ginagawa nila Wilson dito na execute, yun yung nagpapantay sa dapat na hindi naaabot na damage output ng BSB. Kung iisipin mo BSB dito, they have good emblem talents. Those are one of the things na kailangan batayan. On side of Black, eto kasi sila Kagura, sila Claude, sila Killer, at sila Dexter. Eto yung medyo mga, yung ibang mga support nila, mga core na nagta-transition, na nagta-transition into a core. So, well, you would expect better damage output kapag katumagal yung game. Kakaiba din kasi yung mga ganitong parang support na nagta-transition into a core. Yung ratios din kasi nila, napakaganda in terms of utility, even by the late game, which further empowers yung mga tank, no, sa late game. Na ang purpose is actually control. Control the lanes, control the waves, di ba? Na-witness natin yun ganito sa laban ng execution. Tama nga. Alam mo, yun nga din yung naiisip ko eh. Dahil ba dito sa funnel meta, na kapag kabiglang umaangat na din yung mga tanks, nararamdaman mo nila din sila unti-unti? Indeed. Is it a factor na dahil funnel nga ang meta natin ngayon at natutok sa yung gold sa isang tank, nakakasunod na ng unti-unti dito yung mga mages, yung mga supports. Parang ang laking impact na rin nila eh, no? And you don't usually see this dun sa 1-2-2 meta kasi lahat sabay-sabay, pantay-pantay silang umaangat. And then, well, ito na kay Wilson. Habol ulit mga member dito ng International, pero talagang malaba eh. Pag kinakadikit yung Angela doon, ang pasok niyo on the beast. Mga kaibigan, pag 200,000 subs, let's see here. A Shiner cutie naman will still go onto the front line. Allowing for the freedom of the beat na ginagawa ni Jerax no dito. Pero Aqua, dumun siya may Gedli. Binating agad siya ng rocket naman hindi. And let's see here, a Shiner cutie got immobilized. Knark dito ng Chicho Dog naman. And you can actually see the export getting forced to flicker out. Pero may panghabol ka ginaginawa si on the beast. Round 2. Ang talon na matinding ginawa niya dito. And that's it, ladies and gentlemen. Another Lash Insanity. We get the finisher against the Tukra.
200k ka na, player ka pa, highlight reel ka pa. Yun yung pinakita dito. Congratulations, future secured, Honda Beast. Yeah, talk about future secured, tol, di ba? Yun talaga, future na future. Future yun, yun, pang future yun. Yun, no? Pasok, talon, tsuk-tsak. Wala, man. Highlight, maka-upload, upload sa YouTube. Nga lang din eh. Tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan natin dito. Wilson naman. And again, ayun nga, again, kailangan makakuha ng malinis na entrada dito yung mga membro ngayon ng Blacklist International. Kasi, kaya naman eh, kaya-kaya eh. The place coming in from Honda Beast. Man, rewarding. Nakikita mo ba kung ilang beses na dinadudge ni Edward yung Divine Judgment? Indeed. Ginamit sa... Ewan ko dito yung timing netong taong to. Hindi mo matatawakan, men. Napaka-gifted netong bata na to. Edward just showing us how it's done. The Lord is at the bottom lane. BSB, they want to fight this. They want to defend. Honda Beast, nandito siya. He has no flicker for that big setup na katulad ng ginawa niya kanina. The Lord is marching onto the bottom side. Killer controlling the top side. Nandun din si Wilson. And let's see kung paano nila gagawin to. BSB, they still have the super minions to think about. Kailangan nila nilagalin yon at nasa pantay na naman tayo. Yeah. Ayun lang talaga yung kailangan. Kung sakali mang they want to get a little swing, at least, no? On the situation that they have right now. Well, eto na yun eh. There is the siege. And the problem here is, although dapat theoretically mahirap makakuha ng push, no? Against inhibitor turret siege. Ang problema, merong magandang kits yung mga taga Blacklist International eh, to go for those dive eh. And I believe na yung mga dives dito ni Honda, even under inhibitor, can easily be followed up. Not maybe by a certain hero, but rather mula sa kahit sa payong lang ni Umbrella. Man. Ay, payong lang ni Umbrella. Payong lang ni Kagura. Payong lang ni Kagura. Ay, tama naman. Sino ba yung may payong? Sino yung may payong? Si Kagura. Sino yung may Umbrella? Si Kagura uli. Hindi make sense, man. Tol, paglalabang kita, tropa kita eh. But... Blacklist International, they're doing a great job. 100 seconds on the Lord. That is going to be the Luminous Lord, the Enhanced Lord, Level 2 Lord, kung anong gusto nyo tawagin. BSB, they need to find an answer. Kimi dito, si Jax yung may gamit, he just lost every, sabihin na natin, utilization or prowess or power spike na pwede niyang ibato dito sa Blacklist International. They need to find a play, a miracle play dito para pigilan lahat to. Shider Cutie, kaya niyang mag-dish out ng Last Insanity, pero kasi ang pinaka-problema dito, Shinbu, hindi ganun kataas yung kill count niya. So, yung Festival of Blood, medyo gimp, but still, it's gonna work. Kaya niya pa rin i-sustain yung sarili niya kahit onte. Tingnan na lang natin then it's still gonna be depending pa rin doon sa entrada talaga dito ng mga main tag Blacklist International eh, and how can they maybe catch someone, no, with the utilities mula din doon sa PMK kila Dexstar. Pero one thing is clear eh, kung ano yung power ulit ng Kimi, yung best before naramdaman na, no? Ito si ano, Wilson, no? Chani na Aqua, yun na yung ano, dito na tayo magkakakitaan, pre. Kasi kapag kayong Claude, nakikita na at gumuguhit na yung damage output niya kay Wilson or sa Uranus, alam mo nang may masasaktan dun sa backline. Indeed. And ito kasing lineup ng BSB, wala kasi masyadong panghuli. Kailangan sila mauna. Kapag ang Blacklist dito, nakahanap sila ng isang setup na mauuna sila, this could be game for the side of BSB. Kaya kailangan din maging talino ka ng BSB sa pagpili. Kasi meron silang iniisip na Claude, meron din silang iniisip na Kufra. Now, BSB, what do they have to do? They have to catch the Claude with a Divine Judgment Everstone at nila. Hold that thought. Wilson dito getting clapped. Oh, again, remember, it's the Blacklist International. Shadow Clearing sa may pinakaharapan dyan. Pero Lunan! Mga kaibigan, ang ganda ng payong masama mula dito sa Kagura, nakakuha ng bura mula sa Kiming nawala. And that's it, ladies and gentlemen. Shider Cutie bilang pang-bonus na lang. As long as the Claude is alive, as long as main backline is alive, at yung mga pangharap din dito ng Blacklist International, this game is as close to a check, ladies and gentlemen, with a wipe out to the neck here of BSB. Shoutouts kay Kuya Nick. Oh, well. Shoutouts sa'yo, Kuya Nick. BSB, they could have really forced dito itong Blacklist International
sa isang 1-0 sa pabor na pabor sa kanila. But nahanap kasi na ng Blacklist International opening na pwede